Sa video na to ay ituturo ko sa iyo ang tamang proseso ng pag-wiring o pagkabit ng capacitor dito sa washing motor. Ituturo ko rin sa iyo dito kung paano malaman o hanapin ang common wire. So bakit nga ba mahalagang malaman natin kung ano ang common wire sa tatlong wire na ito? At bakit nga ba kailangan maglagay ng capacitor dito sa washing motor? Bali, kailangan maglagay ng capacitor dito sa washing motor kasi hindi ito basta gagana kung walang nakakabit na capacitor. At hindi mo maikakabit ang capacitor kung hindi mo malalaman kung ano ba dito sa tatlong wire na to ang common wire. So bali, ang unang ituturo ko sa iyo ay kung paano malalaman o hanapin kung ano ba dito sa tatlong wire na to ang common wire. Oo nga pala, bawat washing motor ay may iba't ibang kulay ng mga wire. So dito makikita natin meron tayong tatlong wire na magkakaiba ang kulay. Blue, red at green. May mga washing motor na magkakaparehas ang kulay. Yung iba pare-parehas na blue, yung iba pare-parehas na red. Kahit na pare-pareho ang kulay ng mga wire natin dito, pagkaalam natin kung paano hanapin ang common wire, hindi na tayo malilito. And take note mga ka-AJC, huwag kayong aasa o magbe-base sa color coding dahil hindi lahat ng washing motor ay may standard na color coding. Kung ibang brand ang mabibili mong washing motor, sigurado ko iba ang kulay ng mga wire niyan. Kaya dapat marunong ka ng basic ng pag-read ng resistance para hindi ka malilito o hindi ka magkakamali. Namimigay nga pala ako ng giveaway mga boss, 50 pesos load or 50 pesos na GCASH. Kung gusto nyo pong sumali, pakibasa na lang ang mechanics natin na nasa description. Okay, so balik tayo sa topic. Ang paghanap ng common wire dito ay madali lang naman. Kukunin lang natin yung may pinakamataas na reading dito. Example, nag-read ako dito sa blue, tapos dito sa green. At ito yung nakuhanan ko ng may pinakamataas na reading. So bali, ang mangyayari, automatic, itong red ang ating common wire. Okay? So kung itong blue naman at red ang nakuhanan natin ng may pinakamataas na reading, automatic, itong green ang ating common wire. Okay, pero sa ngayon hindi pa natin alam kung ano ang common dyan. Kaya ngayon nahanapin natin ang common wire. At para mahanap natin ang common, gagamit tayo ng digital multi-tester. Pag gagawin nyo to, dapat meron kayong ballpen at papel para isusulat nyo yung bawat reading na makukuha nyo. Pero ako, sa screen ko na lang isusulat para mas malinaw. Ang pagkuha ng reading dapat by pair siya, parang katulad ng ginawa ko kanina. Ngayon, i-bipair natin itong mga wire, si red and green, tapos si red and blue, and then si green at si blue. So itong tatlong combination ng kulay, ito yung kukunan natin ng resistance reading para malaman natin kung ano ba dito yung common wire. Bali, iset natin yung tester natin sa 200 ohms. Paano gawin yon? Ganito. Yan. After maset ng tester natin sa 200 ohms, pwede na natin simulan ang pagre-read. Ngayon, i-read na natin si red at si green. So, tignan natin kung ilang resistance reading ang makukuha natin. Yung isang alligator pin, ikabit natin sa red. Tapos yung isa sa green. Tapos tignan natin sa tester kung ilan yung reading niya. So may reading siya na 170.5. Sunod nating i-read si red at saka si color blue. Yan. So tignan ulit natin yung reading niya. So kay red at blue meron tayong 71.1. Ang last natin ng i-reading si blue at saka si green. So ayan, gabit natin ng alligator pin.
So ayan, tapos tignan natin ulit sa tester kung ilan yung reading niya. So ang reading niya is 99.9. Mga boss na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ini-invite po kita mag-subscribe. Pag nag-subscribe ka, saswertihin ng buhay mo. Dito sa data na nakuha natin, ay kita na agad natin kung ano yung may pinakamataas na reading. Ito yung red at green. So yung natitira mga ka-AJC, automatic, ito yung magiging common wear natin. Itong color blue. Base dito sa data na nakuha natin, malalaman na din natin kung sira o ayos pa ang motor na ito. Paano malaman yun? Ganito. Di ba yung common natin is 170.5. Tapos si red and blue is 71.1. Tapos si blue at green is 99.9. Gawin mo, ipag-add mo yung dalawang mababa, yung 71 at 99. Yung mga point, hindi na natin isasama. Bali 99 plus 71 is equal to 170. So kita mo, tumutugma sa reading ng common natin. Ibig sabihin, ay buo o ayos pa ang motor na ito. Yung mga brand new na washing motor, may label po yan. Kaya kita nyo agad kung ano ang common wire. Ito kasing washing motor na ito, nabili ko lang to sa junk shop ng 100 pesos. Kaya wala na itong label. Gagawa kasi ako ng sanding machine, kaya binili ko to. Ngayon mga ka-AJC, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-wiring. Ito yung mga kailangan natin. Gagamit tayo dito ng power cord at washing capacitor. 4 UF o 4 microfarad, 5%, 450 volts. Yung price nito is around 100 to 120 pesos lang. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Gagamit din tayo dito ng shrinkable tube. Optional lang to. Kung walang shrinkable tube, pwede gamitin ang electrical tape. At syempre, itong ating washing motor. So ayan, lagyan ko lang ng tape itong mga wire para hindi masyadong gumalaw. Ayan. Pagtapos yan, unahin ko muna yung common wire, itong kulay blue. Lagyan ko ng shrinkable tube. Tapos i-connect ko to dito sa isang linya ng ating power cord, yung tinatawag nating line 1. Kahit saan dyan, pwede siyang ikabit. Kahit magkabaliktad, okay lang. Pwede sa white, pwede sa black. Pero ako dito ko muna ikakabit sa black. Tapos, ipasok natin yung shrinkable tube. Yan. So, ganyan lang. So, pandemo ko lang kasi ito. Kaya hindi ko na iinitan ng lighter yung shrinkable tube. Kasi mamaya babaklasin ko din ito. So, lagyan natin ng tape. Para hindi masyadong gumalaw. So, dito naman tayo sa capacitor. So, lagyan muna natin ng shrinkable tube itong green na wire. So ayan, oops, natanggal. Kabit lang natin. So ayan. So guys, sa capacitor natin dito, wala tong polarity. Okay lang magkabaliktad pag ganyan o kaya pag ganon. So okay lang. Tapos kabit natin dito sa green na wire. Pasok ang shrinkable tube. Oops. Tapos dito naman tayo sa kabila. Oops, lagyan muna natin ang shrinkable tube. So, ayan. Yung isang wire ng capacitor, ikakabit natin sa red na wire. Dito naman natin ikakabit itong isang wire ng power cord. Yung line 2. So, kabit natin. Dito, makikita nyo yung logic kung bakit nagkakaroon ng clockwise at counterclockwise ang ating mga washing machine. So, yan, nakabit na natin. At ito yung power cord natin. Susubukan na natin isaksak. Titignan natin kung gagana ba o hindi. Tapos, pansinin nyo yung ikot ng motor. Kung clockwise or counterclockwise. So saksak natin. So ayan, makita natin na gumana at ayos tong motor na to. Tapos napansin nyo yung ikot ng washing motor natin is pa counterclockwise. So
So bakit nangyaring ganon? Bakit nangyaring pa counterclockwise ang ikot ng ating washing motor? Kasi itong line to natin nakakabit dito sa red ng washing motor. Ngayon susubukan natin ikabit dito sa green. Tapos makikita nyo kung magiging clockwise ba yung ikot ng ating washing motor. Kung magiging ayan, paganto, clockwise. So lipat natin. So, tanggalin muna natin itong shankable tube. Kaya hindi ko ininita ng lighter itong shrinkable tube kasi ililipat natin dahil ide-demo ko sa inyo yung logic kung bakit may clockwise at counterclockwise ang ating mga washing machine. So ayan, dyan siya nakabit kanina. So lipat natin dito sa kulay green. So kabit natin ng ganyan. Lagay natin yung shrinkable tube. Ayan. So, ayusin natin ng onte. Oops, lagay natin ng tape. Ayan. Lagay natin ng tape para hindi magdikit. So, ayan. Ready na. So, ngayon, sasaksakan natin ulit. Tingnan nyo kung paano yung mangyayari sa ikot. Oops, ayusin ko lang. Okay. Okay na yan. So, saksak natin. So bali kitang-kita natin, no? Naging clockwise na yung ikot ng ating washing motor dahil nilipat natin yung line to sa green na wire kanina. Kaya naging ganito siya, clockwise na. Ayan, so ganyan lang po kadali ang tamang pag-wiring ng capacitor sa washing motor. At sana may natutunan ka kahit onte sa video kong ito. At kung gusto mo yung ganitong klaseng video tutorial, ay ini-invite po kita mag-subscribe sa aking munting channel. At huwag mong kalimutan i-like ang video ko na to. Kung meron kang tanong o suggestion, comment ka lang po sa comment section. At sasagutin ko yan once na mabasa ko ang iyong comment. At ulitin ko lang po, namimigay po ako ng munting pasasalamat sa aking mga viewers. May pag-giveaway po ako, 50 pesos load or 50 pesos na GCASH. Kung gusto niyo pong sumali sa pag-giveaway natin, andyan po ang mechanic sa description, pakibasa na lang po. Yung winner sa video kong ito ay i-announce ko sa next upload kong video.